Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your Tutor Madge. Welcome to Itulad, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners. Mabuhay! Good day to all! I am your Tutor Madge. Welcome to Itulad, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, ALIVE, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulai is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Well, good afternoon, Tutor Prince and Tutor Joby. Good afternoon, Tutor Wella, Tutor Prince. Matsayang hapon sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga online learners. Tutor Prince, nakamute yata kayo. Ayun, nakamute pala ako, sorry. Ayan, mga mamsis, hello po, good afternoon po. Ayan, ang bilis po ng panahon, week 5 na po tayo today, this Matalino Day Friday. Ayan, kumusta okay. Po kayo? Okay naman po, sir. Ayan, okay so, na, okay. Ayan, willing and available pala ng ating mamsis to serve you guys. Ayan, kaya huwag niyo silang pansakitan ng ulo, ha? And I believe naman na active ang learners natin dito, mga mamsis, ano? Yes ayan, po, ayan, sir. Every Friday, kasama niyo sila na matuto ng mga lessons sa Math 4. Ayan. So last week, ano bang ating inaral kasi last week? Multiplying mentally 2-digit by 1 to 2-digit numbers. Solving routine and non-routine problems involving multiplication of whole numbers. Ayan. Alam niyo bang nagamit ko po iyong technique na tinuro niyo yan sa kanina sa Math 6 nung nag-review kami sa multiplication of whole numbers. Ayun. So, makakatulong nga na nakapag, alam mo yung technique to multiply mentally. Ayun. Magiging mabilis ka din sa pagko-compute. Ayan. So, what about today naman, Tutor Joby? Ano po yung lesson natin this session?
Sige. So we are, ito na sir ang ating lesson ngayong week 5. Solving multi-step word problems involving multiplications or addition or subtraction. Hindi pa ako naka-share screen, sir. Hindi ka po naka-share screen, Tutor Jovi. So, pero ang focus natin this afternoon, di ba, word problems na. Ayan, kids, medyo, ano ba, ili-level up natin ng konti yung ating skill sa pag-solve ng word problems. Kasi, I think, hindi pa tayo gagamit ng ganong algebra dito, ano? Wala pang ganong variables na ginagamit? O meron na ba, Tutor Wella? Wala pa, sir. Wala hindi pa naman. Ayun, they are going to answer the hidden question lang po. Ayun, hidden question. Okay. Tapos using listing method, guess and yes, check. Po. Ayun. Saglit lang po, ma'am, ha? Saglit lang, sir, ha? Yes. Ayan. So, bati muna tayo sa mga ating viewers na nakatutok sa ating live streaming. Si Yana Rin Yonado, ang unang nag-comment dito sa akin, no? Si, good afternoon, the watching from Tilapayong Elementary School. And ganun din si Heavenly Tanghian. Good afternoon sa iyo, Heavenly. Ay, ikaw, Ma'am Wella, ano po ang inyo, sino po ang gusto niyo batiin? Opo, sir. Si always po yan si Yana Rain, sir. First lagi yan sa pag nakatutok lagi yan sa atin. Si Kyla Bless, si Josh Ramos, si Yumi, si Jorilyn, sir, Balat, good afternoon sa inyo, si Robin. And from yes. Santo Tomas ES is D.O. Aliaga Annex, si Ryan Matthew. Sir, good afternoon sa inyo din. And then, meron din, sir, si Aisel from Calibo Pilot Elementary School. So, nakakatuwa lang, sir, no, kahit na malayo. Oh, Calibo, milya-milya ang layo Calibo, sa atin. Aklan. Malapit na ba yun sa Boracay? Yes po, sir. Malapit po sa amin. And then, okay, sir. Nandiyan din si Jared Emmanuel Gardose, si Kyla Binarao, si Barry Hayes. Ayan po, sir. Sila po yung masugid na tumatangkilit, tumatangkilik sa amin, ayun, sa atin. Okay. Kumbaga mga suki natin yan dito sa Math 4 sa E-July 2021-2022. Ayan. So, na-share na ng ating slide. I-full screen na lang siguro yan or i-slideshow na lang. Ayan. So, learners, samahan nyo si Ma'am Shi Wella and Ma'am Shi Jovi na matutuhan ang pagsusolve ng problems. Ayan. So, dito magagamit yung mga strategies nga na listing, guess and check, etc. Opo. Ayan. Yes, sir. Opo. Magkakaroon ng technical, kunting technical problem lang po. Saglit lang. Okay, sige. Naka-share screen na po. Wala pa. Wala pa rin, Tutor Jovi. Opo. Ayun po. Meron sabi na po ni Direk, pa-off na lang po ng cam. Ako pala yun, sorry. Direk, okay na po ba tayo sa ating PowerPoint? Ayan. Okay. Okay, so shout out ulit kanila. Jorilyn, good afternoon. Ed, sir, gusto ko rin batiin yung aming SDO Pasig. SDO Pasig headed by our PSDS. SDS, I mean, si Ma'am Evalo Concepcion Agustin. Kasama niya ang aming PSDS, si Ma'am Diana Marie Dagli. And then aming principal po, of course, si Ma'am Regina R. Albay. And ang non-teaching, teaching of San Lorenzo Ruiz Elementary School. Okay. Ayan. So, meron na yata tayong screen nalilitaw. Ayan. So, ayan na. Paki-slideshow na natin, Ma'am Shi Jovi. Alright. Okay na po. Ayan. So, viewers, huwag niyo pong kalimutan ha na mag-join, maging bahagi tayo ng Facebook group ng E2Li. So, just search DepEd E2Li at i-click natin yung Facebook group na yon. So, anong objectives natin today, Ma'am Shi Jovi? Okay. So, quarter one, week five, ang objectives natin ay solve multi-step routine and non-routine problems involving multiplication and addition or subtraction using appropriate problem-solving strategies and tools. So, meron lang tayo isang objective, sir. Yeah. So, with that, magpapaalam na ako para kayo na ng dalawa ang maging tutors ang ating mga learners for this afternoon. So, ingat po kayong dalawa, Ma'am Shees, and keep safe. Bye-bye, learners. See you next week.
Okay. You, sir. Okay, sir, bago tayo mag-umpisa, Tutor Jovi, magpasalamat muna tayo sa sumulat at sumuri ng module natin sa Central Office, yes, sa pagpapagamit ng module at sa development team ng module na ito. Maraming salamat po. Okay, so ready na tayo mag-start, Tutor Jovi, for our objectives. So nabasa mo na, yes, Tutor Jovi, ang objectives natin. And then nabati na rin namin natin sila. So we go on now, Tutor Jovi. Okay. So bago tayo magpatuloy, Tutor Wella, kasi hindi pa ako nakabati. Ay, so, okay, sige. Babati muna ako. So magandang hapon sa lahat ng ating mga online learners, ng mga five Aquarius ko na nandiyan, nakikita ko, bumabati na naman. At siyempre sa lahat ng mga online learners na mula Luzon, Visayas at Mindanao. So good afternoon po. So bago tayo magpatuloy, ihanda muna ang inyong papel at lapis or kung anong panulat dyan para sabay-sabay tayong matuto sa ating bagong aralin ngayong araw. So Tutor Wella, so na kanina, nalaman na natin ang ating objectives. At ano, balikan natin yung ang routine and non-routine problems, Tutor Wella. Okay, so Tutor Jovi, ito na. Ano nga ba ang routine at non-routine problems? Okay, ang routine problems are problems that have solutions which can be immediately identified. So, nandito ang may steps kayong sinusunod kapag sinabi natin routine problem. So, ang steps ay nandyan ang understand, you're going to plan, you're going to solve, and then last, you have to check and look back if your answer is correct. Next, you have there solving non-routine problems develops your reasoning power. You can use the following strategies in solving non-routine problems: listing, making a table, guess and check, drawing diagram, and using patterns, and marami pang iba. Depende sa creativity nyo. Okay, yes. So for our lesson for today, Tutor Jovi, next. Okay, yes. Tutor Jovi, do you also love weekends? Yes. Okay, Tutor, yes. Oh, weekends is the favorite part of the week. Okay, why? It's because it's the time for us to help our parents, learners. Okay, let's continue with this problem. During weekends, Edwin helps his father in their farm by taking care of the animals like ducks, chickens, cows, and goats. Edwin and his father collected 4 trays of duck eggs and 12 trays of chicken eggs. If each tray contains 30 eggs, how many eggs are there in all? Remember, children, this is an example of a multi-step routine problem. So, sabi nga natin, routine problem solving are useful for daily living, sa pang-araw-araw natin na buhay, ina-apply natin ang routine multi-step problem na ito. Okay, next. So, in solving this problem, we are going to follow the step. A, we have to understand. And in understanding this problem, first, read and understand the problem. Children, kapag hindi nyo makuha, maintindihan sa isang basa, you can read it once, twice, thrice, okay, as long as you get the correct what is being asked in the problem. Okay, so number two, know what is asked in the problem. So we have there, Tutor Jovi, the total number of eggs, duck and chicken eggs combined. Okay, know the hidden information. Okay, what is the hidden information in our problem? You have there the number of duck eggs in 4 trays. So the number of chicken eggs in 12 trays. And then find the necessary information. Okay, so tingnan natin kung ano ang mga necessary information sa problem natin. You have there 4 trays of duck eggs are collected. And then meron ding 12 trays of chicken eggs are collected. And then meron tayong 30 eggs in each tray. Okay, next. So, you know, you understand the problem, you go to the next step, which is you're going to plan now. So,
In planning, you're going to determine the operations to be used. And the operations to be used in our problem is multiplication and addition. And after that, you're going to write the number sentences for the hidden information. And what are the hidden information? The number sentences? Okay, for the hidden information, ito yung number sentence. You have there 4 times 30 equals to duck eggs. And then 12 times 30 equals to chicken eggs. Okay, and then if you're going to write the number sentence for the final answer, ito na ngayon ang number sentence mo. So, open close parenthesis, 4 times 30 plus 12 times 30 equals to n. N refers to the total number of eggs collected. Okay, next. Okay, you know how to plan. Then you have to solve. So, you have there 30 times 4. So, 30 times 4, 4 times 0 is 0, and 4 times 3 is 12. So, that is 120. So, there are 120 duck eggs in our problem. Okay, next, for 30 times 12, you have to multiply the 1s, 2 times 0, that is 0, and then the 1s, and then times the 10s, which is 3, 2 times 3, that is 6. And then go now to the tens place. 1, multiply it to the 1s. Okay, 1 times 0, that is 0. 1 times 3, that is 3. And then you're going to add the partial products. So 6, bring down 6. And then 6 times plus 0, that is 6. And then bring down 3. So there are 360 chicken eggs. Okay, so is that our final answer? No, that is not yet our final answer. So we're going to solve for the total number of eggs. Okay, you have there 120 duck eggs and then 360 chicken eggs. All in all, you have there 480 eggs collected in all. So the total collected eggs is 480. Okay, so next, Tutor Jovi. Okay, let's go now to check and look back. So nakita nyo naman kung paano ang process na ginawa natin. So gumamit tayo ng multiplication and addition. See if your answer makes sense. So, and state the complete answer. So, Edwin and his father collected 480 ducks and chicken eggs in all. So, yan ang complete answer natin. Okay, remember children that routine problems are those which can be easily interpreted and solved, while non-routine problems are more challenging because the solutions are not immediately clear. Both problems can be solved in multiple ways. So one-step problems can be solved with only one operations, while multi-step problems need two or more operations in order to be solved. And I may call on Tutor Jovi for the next problem. Okay. Yes, pet lover. So, maraming mga online learners natin, Tutorwell, ang mga pet lovers. Even you pet lovers ka, di ba? Ilan yung alaga mong aso. Ako, meron din akong alaga. Okay? So, ang aming pet lover. So, para maintindihan natin itong word problem na ito, basahin ko muna. So, Marlon is a pet lover. He has 5 pets composed of birds and cats. If there are 14 legs in all, how many birds are there? How many are cats? So, how can we solve this problem? So, yung kanina ay mga routine problem. So, makikita na agad yung process na ating gagamitin. But if you can see this word problem, pag binasa mo lang ng isang beses, parang ang malabong alamin kung ilan nga ba yung kanyang pets or ilan nga, ano nga ba, ilan ang birds or ilan ang cats. So, this is an example of multi-step non-routine problem. So, multi-step non-routine problem solving develops reasoning power. So, this kind of problem needs a deep and clear analysis and understanding.
So, makikita natin dyan, ang ibig sabihin ng multi-step non-routine problem, kailangan daw natin ng ma-develop ang ating reasoning power. So, aalamin natin kung ano yung mga paraan kung paano mag-solve ng non-routine problem. So, meron tayo dito iba't ibang way on how to solve non-routine problem. At ang una ay listing method. So, ililist nyo muna. So, we are looking for 14 legs para malaman natin kung ilan yung birds at ilan yung cats. So, ililista natin. Alam natin na ang birds ay may dalawang legs at ang cats ay may apat na legs. So, we have there birds for two legs. So, that all in all, there are 6 legs for birds. Then, cats naman, may apat na legs. So, 4 legs. So, there are 2 cats. So, 8 legs. So, 6 legs for birds and 8 legs for cat. All in all, there are 14 legs. So, nakuha agad natin yung sagot. So, that is one way, listing method. Yes. Then, another one. So, its bird has 2 legs and its cat has 4 legs. And the next one, we have making a table. So, as you can see there, sa taas niyan, yung label niya, makikita mo, birds, cats, and total. So, number of pets, then number of legs. So, under birds, the number of pets there are 3. And how many legs are there? There are 6. And how about under the cats? So, we have there 2 cats, and the number of legs is 8. So, the total pets we have is 5 pets, and the total legs is 14 legs. So, makikita mo agad using table na makikita mo na agad yung hinahanap mo na 14 legs at 5 pets. So, we have there 3 birds and 2 cats. Okay, aside from that, we can also use guess and check. So, parang trial and error itong ating formula na to. So, alamin mo muna sa first guess. So, naglista ka 4 na birds. Kapag 4 na birds, so 4 times 2 legs is equal to 8 legs. Pag isang cat naman, 1 times 4 legs is equal to 4. So, 8 plus 4, ang total na legs mo ay 12 legs. So, do you think that is correct? Nakasunod ba tayo doon kanina sa statement doon sa ating word problem? So, this is a wrong guess. Another guess. So, let's have 2 birds and 3 cats. Balik pa rin naman natin. So, 2 birds times 2 legs is equal to 4. If there are 3 cats times 4 legs, there are 12. So, 4 legs for the birds and 12 legs for the cats, we have 16 legs. So, sumobra tayo because we are looking for 14 legs only. Nakuha nga natin yung 5 pets pero mali naman yung legs. So, again, we have wrong answer. Okay, so tignan natin yung third guess natin. So, ang third guess natin ay 3 birds and 2 cats. So, if there are 3 birds and its bird has 2 legs, so 3 times 2 is equal to 6 legs. Plus, the 2 cats there, we have 2 times 4 legs, that is 8. So, sa birds natin, we have 6. And sa cats natin, we have 8. So, 8 then plus 6 na birds, na birds legs na birds ay 14 legs lahat. So, we come up with 5 pets and 14 legs. So, nakuha rin natin yung ating dapat na gamitin doon na naka-state sa ating problem. So, we have correct guess. At meron pang isa, aside from making table, guess and check, we also have pictorial representation. So, kapag nag-drawing ka, maganda din mag-i-drawing mo. So, makikita mo agad yung legs nila. So, as you can see there, 3 birds were encircled. So, how many legs do they have? There are 6 legs in all. Then, sa cats naman, we have 2 cats encircled. Bilangin mo yung legs niya, meron ding 4 bawat pusa. So, we have there 8 legs. So, 6 legs for the 3 birds and 2 legs and 8 legs for the cats. All in all, we have 14 legs and 5 pets. So, therefore, Marlon has 3 birds and 2 cats. So, yan yung mga paraan para makuha natin ang
ang mga sagot sa non-routine problem. So, katulad niya kanina, we have to use our creativeness, our reasoning para makita mabuti kung tama ang ating sagot. So, maraming paraan. Diba, Tutor Wella? So, yes. Yes. Basta paandarin lang nila ang creativity nila sa pag-iisip to come up with a solution para makuha nila ang tamang sagot. Okay. So, yes. Sabi din, dyan, guess and check, mag-drawing kayo, o maglista kayo, so para makuha ang tamang sagot. So, yan pala ang non-routine multi-step problem natin. Okay, next, let's move on to Tutor Jovie. Okay, so let's try this, Tutor Wella. Okay, so let's have this problem. Solve the problem by answering the questions. Okay, so learners, get ready. So we have there, Aldrin has 8 boxes of crayons. Each box contains 24 crayons. If he gave 26 crayons to his friend, how many crayons were left? Okay, so learners, be ready with your pen and paper and solve for this problem. This is an example of a routine multi-step problem. Routine. Okay, so let's answer this. What is asked in the problem? Okay, learners, what is asked in the problem? Okay, so Tutor Jovie, what is asked in the problem? Okay, so the number of crayons left. Okay, after giving to his friend 26 crayons. So the number of crayons left. And then what is the hidden information? Okay, the total number of crayons. So let's find out what is the total number of crayons. What are the given facts for number 3? So the given facts are 24 crayons in each box and 26 crayons given to his friends. Okay, so what are we going to do? Let's plan now. What are the operations to be used? Okay, the operations to be used are multiplication and subtraction. So what is the number sentence if we are going to have multiplication and subtraction? First, open close parentheses. You have their multiplication first for your hidden question. 8 times 24 and then minus 26 equals n. That is the number sentence. Okay, now for the final answer. So automatic yan. We multiply 8 times 24. And that 8 times 24 equals 192. And then 192 minus 26 crayons given to his friend. So, ang natitira ay 166 crayons left. So, Aldrin has 166 crayons left. Okay. So, Tutor Jovie, tingnan ninyo ha. Tingnan mo ha. May mga nakakuha din ng tamang sagot. Kahit medyo mahirap ang lesson natin ngayon. Okay, Tutor Jovie, pakibasa nga kung sino mga nakakuha ng tamang sagot, Tutor Jovie. Okay, yes, kanina Tutor Wella, lahat ng mga steps natin, meron ding nagpa-pop up ng mga sagot nila. So, katulad na limbawa din Neil Edric Padilla, yung kanina, how many crayons are left dun sa what is us, talagang sinagutan niya. Then sa final answer, nakuha ni Albino Fritz Andrade, ni Heavenly Tanghian. So sila po yung mga nag-active na nagsagot kanina at marami pa pong iba. So, pagpatuloy natin, Tutor Wella, para sa ating susunod na activity. Okay. Yes. So, we have there are 53 electric posts along the straight highway. The first post is the town of Mabini and the last post is in the town of Matiwasay. If its post is 50 meters away from the next, how far are the two towns from each other? So, as you can see again, this is an example of multi-step non-routine problem. So, maaari nating gamitin yung mga methods na pinakita natin kanina kasi hindi mo agad makikita yung process na pwede mong gamitin katulad ng routine problem. So, will you learners, will you try to solve for this problem? So, sige nga, tignan natin kung
naintindihan kanina yung ating non-routine problem. Okay, so pagpatuloy natin, tingnan natin kung nakuha nga nila. So, we have there 53 posts. Bakit tayo nag-minus ng isa? Because we start it from first post to second post. So, doon pa lang tayo mag-start ng 50 meters. So, 53 minus 1 is equal to 52 electric posts. Then, 52 times 50 meter na pagitan ng bawat post is equal to 2,600 meters. So, ang pagitan ng mabini at matiwasay ay 2,600 meters. So, the two towns are 2,600 meters apart from its other. So, Tutor Wella, meron bang sumagot ng 2,600 meters? Ay, of course, Tutor Jovi, ito na sila. Nakuha nila ang 2,600. Si Yol, si Princess, si Erich, and si Nancy, and si Yana, si Athena, si Paulo, si, tingnan natin, Adriel, si Saholga Isaac, si Albino Fitz, si Ria Janine. Okay, at marami pang learners natin ang nakakuha ng tamang sagot, Tutor Jovi. So kahit na mahirap yung lesson natin, Tutor Jovi, nakatutok sila. At least, kahit papano, masarap sa pakiramdam na naintindihan nila ang lesson natin. Okay, next, Tutor Jovi. Oh, for the next activity, oh, Linda has 12 boxes of paper plates. Each box contains 36 paper plates. She used 173 paper plates for the snacks of the participants in a training. How many paper plates were left unused? Okay, so learners, be ready with your answers. Okay, so before we give the answer, please comment down your answer below, learners. Okay, shout out muna tayo, Tutor Jovi. Magpasalamat tayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Yes, Tutor Jovi. Okay, nakita ko ulit yung mga nagpapagana sa atin sa araw na ito. So katulad ni Sean Matthew Limbawan, Erica Denise Zacarias, Jurilyn Balat, Jared Emmanuel, Yumi, Kiel, Sienna, Phoebe, Annie Kral, Evelyn, Isaac Sahulga, si Jos Andre Ramos, ayan, si Fiona Panuntan, Janelle Matulak, Phoebe Dennis Bayudan, yan ang dami, Tutor Wella. At so sila excited. Joyce Depp, si yes. Angel Aguilar. Okay, oh, yeah. Tutor Jovi. Okay. Yes, mga so, grade 4 natin yan, Tutor Wella. Yes, Tutor Jovi. So maraming salamat, grade 4 learners. Okay, and shout out also to Sir Alvin Miran, Ma'am Glads, and Ma'am Jazz. Okay, good afternoon sa inyo. And then, Tutor Jovi, let's find out. May mga sagot na sila. May 259 daw. And learners, you are correct. Okay, because 12 times 36 minus 173 equals to 259. That is 12 times 36, that is 432. And then minus 173. So meron tayong 259 unused paper plates. Okay. Yes. So congratulations, learners. You got it right. 259. Okay. So next, Tutor Jovi. Okay. Next problem. So magpatuloy na tayo. So dahil ginaganahan din kayong mag-solve, talagang use na sila sa problem solving. So don't forget the steps for routine problem. Okay? Then the methods way, the way in solving non-routine problem also. Uh-oh. Okay, number two. So we have Mary Ann does 124 sit-ups a day for 6 days, while Paul Jake does 152 sit-ups a day for 4 days. Who does more sit-ups? So sino nga ba sa kanila? Is it Mary Ann or si Paul Jake? So, tignan nga natin, learners, kung sino sa dalawa ang mas maraming nagawang sit-up. Is it Mary Ann or Paul Jake? Paki-comment down your answer. So, Tutor Wella, while waiting for their answers, shout-out muna natin. Alam ko, shout-out muna si Ma'am. So, shout-out ko din si Ma'am Regina R. Albay na masipag na
na ating punong guro. At siyempre sa mga kasamahan ko sa grade 5, ang aming master teacher, si Ma'am Beth Julian. Tatlo ang master teacher ko sa grade 5. Si Sir Moy, Anselmo Narciso, si Sir Jason Cruz. Ang mga kasamahan ko sa grade 5, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, so pakita na natin, Tutor Wella, basahin mo, Tutor Wella, kung sino yung mga nakakuha. Ah, yes, oo, okay. Tutor Jovi, ito nangunguna. Ang answer nila ay 744. Okay, so may mga sumagot, ang bilis lang ng ng pop-up ng ating mga learners, ang bilis nilang mag-comment. So hindi ko nababasa. Ayan si Yol, 744, and marami pa pong iba, Tutor Jovi, ang nakasagot. So we have there 124 times 6 days equals to 744. Ayan si Mary Ann. 152 naman times 4 equals 608 para naman kay Jake. Okay, so sino ang have more sit-ups? Mas marami ang sit-ups niya. Si Mary Ann, kasi si Mary Ann ay 744. Si Jake ay 608 lang. Okay, so ang dami nilang nakakuha ng sagot, Tutor Jovi. Oh, hindi yes. Natin maisa-isa kasi marami sila. Marami. Mauubos yung oras natin. Yes. So, ang sagot nila si Mary Ann. Ayan. Yes, Mary Ann. Mary Ann. Yes. Okay, maraming next. Mary Ann. Yes. Next. Number 3. Okay. So, Tutor Jovi? Yes. Number 3 na, Tutor Wella. Yes. Okay. There are motorcycles and tricycles parked along the road. There are 5 vehicles and 12 wheels in all. How many motorcycles are there? How many tricycles are there? Okay, remember children, 5 vehicles. And then meron lang tayong 12 wheels, ang kanilang gulong. So ito ay example ng multi-step non-routine problem. You can do listing, you can make a table, you can picture it out. Mag-drawing kayo ng picture ng motorcycles and tricycles so that you will get the answer, children. Okay, how many tricycles? How many motorcycles? Okay, so learners, get ready for your answers. Okay, imagine that. Okay, imagine that, Tutor Jovi. Okay, motorcycles ay may 2 wheels. Ang tricycles ay may 3 wheels. Okay, so let's move on now, Tutor Jovi. Okay, so nagpapakita na yung kanilang mga sagot. So tignan natin kung nakuha nila. Okay. So Tutor Jovi, sa listing method ang ginamit natin, 'di ba? Sa motorcycle. So meron diyan 3 motorcycle, so 2 ang wheels noon. So may 6 tayo na. 6 wheels na tayo. For the tricycle, so may 3 ang wheel, so 2 lang na tricycle ang need natin. So, therefore, ang sagot, there are 3 motorcycles and 2 tricycles. Okay, yes. Para makuha natin ang 12 wheels. Yes. Okay. Marami din nakakuha, Tutor Wella. Katulad na halimbawa ni Lex Calo, ni Kayla Vinarao, Dan J. May Cabonitalia, si Isaac Taulga, si Chris Nsasya, Crin ang tawag ko sa kanya. Si Crin o Kasla. Kasi ang hirap basahin. Si Shana Masula. Even, okay. Then, marami pang iba, Tutor Wella. Yes. Even Athena. Okay. So, yan. Kahit umuulan, Tutor Wella, alam ko, medyo, nahihirapan din ang mga learners natin sa kanilang signal. Kasi dito sa atin, Tutor Wella, ang lakas ng ulan. Kahit maulan ay andyan pa rin kayo. Maraming salamat. So pagpatuloy natin ang ating lesson. So number 4 na tayo. So let's read. A certain water refilling station refills 4-gallon jug at 30 pesos for delivery or 25 pesos for pickup. What is the total payment for 10 deliveries and 21 pickups? So, tandaan dapat dito yung mga importanteng message. So, we have their 30 pesos pag i-deliver,
25 pesos pag ikaw ang kukuha doon sa refilling station. So meron tayong 10 deliveries at meron tayong 21 pick-up. So magkano kaya ang kanilang nakolekta? So please comment down your answer, children. So shout out muna tayo si Jurilyn Balat, si Serena Mayer, si Mac Prince Calibio, si Tenshi Bercasio, Tricia Maitorio. So itong mga estudyanteng ito, tutor Wella, ay hindi natin alam kung saan dito nakatira dito sa buong Pilipinas, ano, tutor Wella. So napakasaya naman. At saka, ano, Tutor Jovi, yes. Simula nung week 1 natin, kasama na nila, kasama tayo sa buong hapon ng Friday, 3 to 3.40, na umaantabay na sila talaga. Yes. Okay. Oh, sila din, yes, ang mga pangalan kasing nababanggit natin from the previous Fridays natin. Okay. Yes. So, Tutor Jovi, okay, may mga sagot na sila. Yes. So, tingnan natin. Sagot na sila. Okay. So, we have for delivery, we have 30 times 10 equals 300 pesos plus yung pick up na 25 pesos times 21. So, we have 525 pesos. So, 300 pesos plus 525 pesos is equal to 825 pesos. So, the total payment is 825 pesos. At nakuha ni Martin Anog. Sino pa, Tutor Wella? Okay, so Tutor Jovi, ano, ang bilis, ang dami nilang nakakuha ng 825. Okay, si Ria, si Sahulga, si Kyla, si Jasmine, si Mary, si Isel, si Philip, si Shanna, si Fiona, si Emerald, si Jairien, si Joyce Det, okay, si Princess Precious, si Cassandra, oh, so si Cassandra from the previous problem pa pala ito. So the correct answer is 825 pesos. Okay, so siguro naman, Tutor Jovi, talagang naintindihan nila ang lesson natin. Okay, yes, for the next problem, Tutor Jovi. Okay, so meron na tayong apat na problem na nasolve nila. Tingnan natin yung last problem natin kung masosolve pa. At sigurado ko kayang-kaya na nila. So we have here that a grocery store strictly observes social distancing of 1 meter for their customers paying at the cashier. What is the total distance from the first paying customer to the last customer if there are 20 customers in a straight line? So, I think this is an example of non-routine problem. Okay, so comment down your answer, learners. Malapit na, may nagbababay na. Alam na nila ang oras natin. Sige, pakita na natin paano nakuha. Okay, so katulad kanina sa post natin, yung poste kanina, so we have there 20 minus 1 equals 19. Then 19 multiplied by yung pagitan nila. So 19 times 1 meter is equal to 19 meters. And the total distance is 19 meters. So, basahin ko muna bago ako magpaalam. Sina Catherine Ann Murillo, 19 meters. Aki Chan, si Andriel Marcos, yan, si Jasmine Rain, si Shian Kayla, Eritz May Ignacio. So, sila po yung mga nakakuha ng ating last problem. At marami nang nagbababay, Tutor Wella, dahil alam nila tapos na naman ang ating oras. So, syempre, magpapasalamat din kami sa mga guro ng mga batang ito na nakikiisa sa amin sa ating DepEd Itulay Online Learners Level Up. Okay. So maraming salamat at muli isang matkabuluhang hapon sa ating lahat. Tapos na naman po ang oras natin. Kaya inaasahan po namin na sa susunod na Friday 3 to 3:40 PM ay andyan muli kayo para makiisa sa amin ni Tutor Wella at saka ni Tutor Prince. So ako po si Tutor Jovi. Yes, at Tutor Wella. Yes. Okay. Tutor. Next slide, Tutor Jovi. Meron pa, hindi pa tayo tapos. Okay, learners, we want to know your feedbacks, your comments, your suggestions for us to improve more. And of course, para ma-inspire din kami sa inyong mga comments, please let us know by scanning the code right now. Okay, so children, please try to scan it now
and let us know your feedbacks. Okay. So, isa na namang mabilis na oras ang meron tayo, Tutor Jovi, no? Kaya parang umiinit pa lang ang discussion natin. So, kaso nga lang, mayroon pa tayong kasunod. I'm sorry sa aming technical problem. So, hindi talaga maiiwasan kapag nagla-live tayo. Meron talagang mga technical problems. Lalong-lalo na yung ating internet connection. Okay. So, thank you, learners, for sharing your time with us again. Kita-kits ulit tayo next Friday, 3 to 3:40 p.m. Remember, every Friday is Matalino Day with Tutor Jovi, Tutor Wella, and Tutor Prince. Up next, okay, Tutor Joshua and Tutor Jordan for Math 5. Okay, bye, learners. Bye-bye. See you again next Friday. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!